Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdating po dito sa Dambana ng mahal ng itim na poong Nazareno. Sa araw na ito ay ating ginugunita ang kapistahan ni San Lucas, isa sa mga manunulat ng ating mabuting balita. Upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang ng banal na misang ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at tayo kanyang patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa katakilaan ng Diyos. Amen. Ng Diyos. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Sama natin sa ating panalangin sa misang ito ang ating mga intensyon, lalo na ang kapayapaan sa buong mundo at higit sa lahat para sa bansang Israel. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsusulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamin, isipan, at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonika. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito namay sa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rin, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Epeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin ang una akong humarap sa hukuman.
Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Inaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayo na parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo.
sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga deboto ng ating mahal na poong Nazareno. At ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang kapistahan ni San Lucas. Si San Lucas na isa sa mga manunulat ng ating Ebanghelyo. Isa siya dun sa tinatawag na four evangelists. Si San Lucas na isang doktor, isang physician, at isang manunulat. Ang Ebanghelyo na narinig natin kay San Lucas mismo ay isang tagubilin, isang paalaala. Una, ang paalaala sa atin, ang Panginoon ay pumili ng 72, 72, at sinugo niya sila na dala-dalawa. Bakit kaya dala-dalawa? Pwede namang isa-isa ng mas makarami sila. Kung 72 sila and they were sent as 72, then they can be sent to 72 nations. So kung 72 hinati, 36 na lamang. Meron pong karunungan ng Panginoon doon dahil ang kasunod na bahagi ng kanyang tagubilin ay makikita natin na isinusuko ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Sa gitna ng asong gubat. Ibig sabihin, alam ng Panginoon na ang gampanin na kanilang kakaharapin ay hindi magiging madali. Kaya't ang nais ng Panginoon, merong magiging katuwang, merong makakasama ang bawat isa sa kanyang pagsusuko. At sa pagsusuko na iyon ng Panginoon, para kayong mga kordero sa gitna ng asong gubat, marami kayong haharapin, kakaharapin ng mga pagsubok. Hindi lahat ay posibleng tatanggapin kayo. Marami kayong pagdaraan ng mga problema. Marami kayong susuungin ng mga paghihirap. Pero kung merong kayong kasama, mabigat man, mahirap man, ang lahat ay magiging madali. At ganyan din sa ating personal na buhay. Hindi ba't mas madaling harapin ang buhay kung meron tayong katuwang? At lalo't higit, mas nagiging madali, mas magiging maalwa ang pagdadala at pagharap sa mga pagsubok ng buhay kung kasama natin ang poong Jesus Nazareno. Tayong lahat, sa tuwing tayo ay narito, dinadala natin sa Panginoon ang ating mga dinadala, ang ating mga hirap. Pero kung titingnan natin ang poong Jesus Nazareno, sa kanyang balikat, pasan-pasan niya ang krus. Subalit, tandaan natin, ang krus ng poong Nazareno ay hindi lamang tanda ng paghihirap. Kung hindi dahil sa krus na yan, tayo ay naligtas. Tayong lahat ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawang tagubilin ng ating Panginoon, sa inyong paghayo, huwag na kayong magdadala ng ano paman. Huwag kayong magdala ng lukbutan, ng supot, o ng panyapak.
Dahil ang katiyakan na kung ang Diyos ang nagsugo sa atin, ang poong Nazareno ang nagsugo sa atin para sa isang gawain o para sa isang misyon, tinitiyak niya kailanman hindi niya tayo pababayaan. Sapagkat ang Diyos sa simula't simula pa lamang, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At ang kanyang pangako, kailanman, hindi niya kinalilimutan at hindi niya binabalik ang pangakong iyan. At ano ba ang pangako sa atin ng Diyos? Kasama ninyo ako hanggang sa dulo ng mundo, hanggang sa dulo ng panahon. Hindi ko kayo iiwanan. Kaya't meron man tayong mga takot sa ating mga puso, meron man tayong mga alalahanin sa ating mga sarili, ang lahat ng iyan, ipagkatiwala natin sa mahal na poong Nazareno. At ang ikatlo na paalala sa atin, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari ng ubasan o ng bukirin na magpadala pa ng marami pang manggagawa. Marami pang gawain, marami pang gampanin na kinakailangang tapusin upang ang paghahari ng Diyos ay tunay ngang maranasan at maramdaman ng bawat isa. Subalit, kulang ang manggagawa. Ang gawain ng pagpapakabanal, ang gawain ng pagliligtas, at ang gawain ng pagpapahayag na ang Diyos ay naririto na at ang Diyos ay kasama na natin, hindi lamang iyan para sa aming mga pari, mga relihiyoso, mga obispo, kundi para sa ating lahat. By virtue of baptism, noong tayo ay binyagan, tayo ay itinalaga upang maging hari, maging pari, at maging mga propeta. Ibig sabihin, meron tayong gampaning lahat bilang mga binyagan na maging kabahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at upang ipadama sa bawat isa na ang paghahari ng Diyos ay naririto na. At lalo't higit, katulad ng pagdiriwang natin ngayon sa kapistahan ni San Lucas, tayo ring lahat ay inaanyahan na maging mga martir at tagapagpahayag ng mabuting balita. Martir na tayo ay maninindigan at ipapahayag natin na tayong mga deboto ng mahal na poong Nazareno ay handang ialay ang ating buhay para sa ating Panginoon. Besides, iyan ang ginawa ng mahal na poong Nazareno. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen. Tumayo na tayo. Minamahal kong mga kapatid, tapat na kaibigan ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyo na mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng papagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Panginoon, gawin mong pagpaparangal ang mabuting balita ng aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila,
Naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yumao, naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang mga ito alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagbigtas na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga alay ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mo na kami ay kusang makapaghain upang ang mga alay na inihandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailanman. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Yes.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtigis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng kabyak ng puso niyang San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
At bilang isang sambayanan na tunay na minamahal ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Yes, Lord. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, narito ang Kordero ng Diyos. Narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sayo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos, handa kong ialay ang
aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat mo'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakwilang buhay na, at sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pananampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas mula sa ating mahal na poong Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan po din ninyo ang mga dala nilang mga imahen at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay, ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.